Hello everyone, welcome to our practical taxation skills webinar. So what you will discover in this free webinar, madidiscover mo yung paano mo ipa-register sa BIR ang business mo sa tamang paraan para pwede kang pumili ng mababang tax na babayaran at saka kunti lang ang report na isasubmit mo or ipa-file sa BIR. So madidiscover mo what to file, when to file para hindi ka ma-charge ng penalties, surcharge, interest, and compromise. Tsaka para magkaroon ka ng peace of mind. So who's this for? Para kanino ba tong free webinar? So para to sa mga aspiring entrepreneur, tsaka startup or existing micro, small, medium enterprises na mga business owner. Sa mga office employees na gustong matuto ng pagpa-file ng tax. By the way, okay lang po ba sa inyo guys? I will share my short story. Magpakilala po ako. My name is Nilo Celecios, founder of Leonilo E. Celecios CPA. This is an accounting and tax consultancy firm. So we are servicing MSMEs, or micro, small, and medium enterprises, servicing their bookkeeping, accounting, auditing, and tax consulting needs. So I'm a PRC BUA accredited CPA, CDE accredited external auditor, accredited tax practitioner, and CEO of LA Celecios Realty, a real estate service brokerage company. Before I put up my own company, I worked for 33 years in different industries like trading, merchandising, banking, maritime agencies, local and international NGO, GOCC, Japanese and European ISO manufacturing company. So during my college days, I was a working student. So nag-aaral po ako sa gabi. So nag-duty ako sa araw, 4 to 6 hours duty. Akala ko noon mahirapan ako mag-major ng accounting dahil kulang sa oras sa pag-aaral dahil working student. But I see to it na nag-focus ako sa accounting subject kaya nakapag-major po ako. Kasi sa amin kailangan makapag-average ka ng 1.5 sa accounting 1, 2, and 3 para makapag-major ka ng accounting. And then dapat i-maintain mo yung 2.5 grade sa accounting, law, at saka taxation subject. So na-maintain ko naman yung grade na yon kaya nakapag-graduate ako ng Bachelor of Science in Commerce major in accounting. Pero nakuha ko yon 4 years and 1 summer. Kaya hindi po ako nakapag-marcha sa stage during graduation kasi kulang ako ng 2 subject. So ang dasal ko noon, kung hindi ako marcha sa stage na nakatuga during our graduation, dasal ko na makapag-o-taking ako sa PICC. So noong 1987, nag-review ako sa CIPAR. So nag-take ako ng CPA board exam May 1988. So after 4 months, September 1988, lumabas yung resulta ng board exam. So isa ako sa pumasa doon kaya nakapag-o-taking ako sa PICC. So yung exam namin doon, meron pang solution. So mahaba, hindi multiple choice yan, true or false. So noong 2016, nag-take ako ng PRC Real Estate Board Exam. So kasi pwede pa noon mag-take ng hindi graduate ng BSREM, basta graduate ng 4-year course. So bas nag-review ako ng 120 units or 120 hours sa Urban Institute of Real Estate sa Makat. So before I will discuss the business registration process, filing, and payment system. So usually pag nag-discuss ako ng taxation o naging speaker ako on taxation, so dinidiscuss ko yung topics about tax legal references para malaman kung ano yung mga tax legal references. So this is a bonus topic. So ang unang basihan ng legal reference about taxation ay ang Philippine Constitution natin. So 1987 Philippine Constitution. Nakasaad po dyan na ang Congress at saka Senate, yun ang gagawa ng batas about taxation. Kasi ang taxation is batas. Kaya ang Congress, gumagawa sila ng House Bill and then yung Senate also. I-review nila yung gawa ng Congress. And then kung meron silang hindi nagustuhan doon sa gawa ng Congress, kaya meron silang Senate Bill version. So, in-harmonize nila yon, magkaroon sila ng bi-cam. Ang isang example noon is yung non-taxable 13-month pay na 90,000. So, ang proposal ng isa is dapat
maintain lang yung non-taxable 13-month pay na 82,000 before the train loan. And then yung proposal ng isang house ay 100,000. So, nung nag-buy come, nagkasundo sila na gawin na lang 90,000 yung non-taxable 13-month pay and other benefits. So, kapag na-approve ng presidente yung gawa ng Senate at saka Congress, nagawa na House Bill, magiging batas na po yun. Nagiging Republic Act. Kaya, ang example natin is yung Republic Act 10864. That's the National Internal Revenue Code of 1997. Kasi nagkaroon tayo ng Comprehensive Tax Reform Program noong 1997. So, yun ang nagiging batas. Republic Act 10864. Nagkaroon ng mga amendments. Pero ang pinaka-major amendments ng NIRC 1997 is yung Republic Act 10963. Which is the train law noong January 1, 2018, and then nagkaroon ng Republic Act 11213, which is the tax amnesty law, and then yung latest is the create law Republic Act 11534 last March 2021. So after approval ng president, nagiging batas na po yon, Republic Act. So the same also sa mga lahat na batas na nagawa, mayroong implementing rules and regulation. So sa tax, ang gumagawa ng implementing rules and regulation or revenue regulation ay ang BIR. BIR commissioner. So, i-endorse niya sa Department of Finance for approval kasi ang BIR is under the Department of Finance. So, nagawa yung NIRC 1997, National Internal Revenue Code of 1997. Tapos, in-insert na lang yung mga revenue regulations ng about the train law, saka ngayon sa create law. So, kasi ang train law, more on amendment siya doon sa individual income tax. And then yung create law, amendment siya nung corporate income tax. Pero may mga other provisions din na touch doon, like withholding tax and value-added tax, tsaka percentage taxes. So kung ang revenue regulation, maraming questions o maraming clarification, naglalabas yung BIR ng Revenue Memorandum Circular. So isa din to sa reference natin. Revenue Memorandum Circular, clarification doon sa revenue regulation. So the more RMC, ibig sabihin maraming tanong doon sa revenue regulation. So ang BIR naglalabas din ng Revenue Memorandum Orders, RMOs, order nila sa mga RDOs, mga tax assessment officer nila, kung anong gagawin. So tayo, as a taxpayers, dapat aware tayo kung ano yung mga revenue regulation, RMC, RMO, tsaka mga tax advisories. Kasi ang tax advisories, since more on, kung hindi available yung AFAS or BIR systems. Then yung BIR rulings, ito yung ina-apply ng mga companies specific para sa kanila. Like for example, before, meron akong experience na nag-apply kami ng specific rulings para magamit yung tax treaty between the Philippines and our head office sa Japan. So noon kasi kailangan mong i-apply as BIR rulings bago mo magamit yung international tax treaties. So nag-apply kami noon para sa royalties at saka sa interest. Withholding tax ng royalties at saka interest para mababa yung rate. Masunod yung international tax treaties, hindi yung regular rate na mataas. So, Court of Tax Appeal or CTA decision, isa din to sa reference. Kasi kung mayroong issue yung BIR sa taxpayers, dito nila kinakasuhan sa CTA. The same also with the taxpayers. Kapag meron silang reklamo kaso sa BIR, dito rin sa Court of Tax Appeal. So, ang experience ko dito, nag-file kami ng tax refund. So, hindi na-actionan within 2 years sa BIR. So, inakyat namin sa Court of Tax Appeal. So, after 3 years, nag-grant naman yung tax refund na finile namin. Pero marami lang mga deductions because of stricto yung mga invoices. Dapat kumpleto yung pangalan, original invoice yung na-file ninyo. So, kapag sino yung talo sa CTA, pwedeng iakyat sa Supreme Courts.
para yung Supreme Court decision, yun yung final and executory. Pwede rin idiretso sa Supreme Court yung mga cases about taxes. So disclaimer po tayo, this materials is for training purpose only. So any conflict between this material with the latest revenue regulations or revenue memorandum circulars, NIRC code, and related Republic Act, the latter shall prevail. So thank you. So sa next video natin is yung lesson 1 about BIR registration process.